Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. And we are back mga sir. Ito na yung game number 2 natin. Signal Ultra versus Geek Farm. Kasama ko nga po si Kimo. Facebook.com/KimoAlmighty. Yung nakain ko ba ba yan, Kimo? Bihira na. Hindi naman ako masyado nakapag-live eh. May... Mm-hmm. Pero pwede bang gamitin yan? Baka dumating ulit. Hindi pa natin alam. Relax lang tayo mga bes. Yan talaga ang buhay. So, ayan, 1-0 na kagad, Geek Farm, yung nanalo ng game 1 natin. So, abang-abang tayo dito sa game number 2 natin. So, shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Make sure na i-share nyo ulit yung live stream natin. And, eto, same ban naman sa Geek Farm. Dinagdag lang nila dito yung Phoenix. Ay, nag-Rubik sila, ha? Rubik ban. Kanina, hindi. Sa kanon ba nila kanina? Mars. Keeper of the Light. Oo. Mm-mm. Timber sila nagban ata kanina. Hindi, ito signal yung nagban din ng Timber. Ah, sila nagban nun. Mm-hmm. So, port ban ng Geek Farm, waiting tayo. Teka lang, kuha lang ako ng tubig, guys. Ako na, kuha na ako. Malakiya yung maha dito, ang bigat sa dyan eh. Dire Team Ban. Nauho ka pa dyan, Lo. Ayan, may Red Bull dyan sa likod mo, ah. Radiant Team Pick. Dire Team Pick. Earth Shaker. Earth Shaker. First pick, lo. Oo, Earth Shaker. 10 seconds remaining. Hindi, nagbabalik yung ganyan mga hero talaga, eh, no? Dati na wala na nga yun, eh. Hindi, yung Geek Farm naman ano nga eh, parang syempre, di ba yung lagi nilang hinahydrop yung gagawa, para pang facing lang na. Oo. Saka malaki na magagawa niyan eh, dalawang fissure lang sa lane, goods na. Lalamang na offlane kagad, tapos pwede na siyang rumitage sa gitna. Clockwork naman, the counter dito sa Earthshaker. Hindi, usually rin kasi, alam mo, pag sila yung signal yung kalaban, si Abad kasi medyo basa rin yung hero eh. Mm-mm. So, di ba, yung mga ganyang drop nila, ang daming napipick ni Coco dyan, nakakapag-necro, yan. Katulad kanina, nakakapag-queen of pain offlane. Oo, oh, medyo marami-raming hero eh. Lagi siyang niloloko rin. Doon nag-start kasi yung Diluvio eh. Ang yaman naman ni Abad Salim, kaso nasolo kayo siya ni Coco, no? Mm-hmm. Wala na, nung napatay siya, syempre, pumunta yung Krob, tapos nag-take lang. Mm-hmm. Nabasag din yung tempo niya sobrang early. And, ayan na nga. So, tingnan natin, second pick dito ng Signal Ultra. Ano kaya? Clockwork, si may clockwork dito, si Eris. Eris, favorite din ni Eris yan. Ember Spirit, high pick. The meta hero, lo. Sabi naman siya. The meta hero. The meta hero yan. Mm-hmm. Pero, si James, sino ba gagamit na ito? Pwede lang naman yan eh. Pwede rin yata, i-carry yata nila to, pwede rin naman.
Kaso usually pag nakikita ko nag-ember tong signal, si Bay na gumagamit yan, si James eh. Ah, si ano, si James nga. Kasi nga si Abat, yung mga hero niya, lagi kunyari mga PL, Void, di ba? Mm-hmm. Feeling ko Void Spirit at naman Void. To. Yung Geek Fam. Oh, magandang matchup yan. Spirit versus Spirit. Ah. Void Spirit, saka parang ano na eh, praktisado na ni Carl Santino pag ember yung katabat niya sa gitna eh. And pwede pa nilang i-adjust yun, yung Void Spirit kung sakasakali i-offlane. Pero Lich yung kanilang pinili, hero muna like, ni White Moon. Yan nga yun, nakita mo kanina, ganyan din yung first two picks nila eh. Pick lang sila ng dalawang support, tapos later na sila kukontra. Mm-hmm. Yun yung maganda kapag ka first pick. Sa totoo lang, pag first pick ka kasi parang tatlo yung naka-counter mo. Maka-counter ka nga lang syempre yung last pick ko niya. Lalo na kung sa mga mid laner nyo, yung pag na-counter eh, lugi na kagad, no? So, abang-abang tayo rito ha, sa mga mangyayari pa sa ibang na mga nababan. Ang dami eh. Puro post ngayon, puro tungkol sa ban, no? Ganun talaga. Nasampulan na. Sana nga masampulan. May nasampulan na kasi, kaso every time na huhupa yung sample, eh, bumabalik, no? So, may dapat sampulan ulit ngayon. Ayan, nasampulan newbie. Baka humupa na naman yung magti-3-2 to. Abang natin. Sino-sino daw yung katim ko, may nagtatanong dito. Mm. Wala, naghanap lang ako ng mga bata-batang player. Abangan nyo? Mm. Yung mid na naglalaro sa X, eh. Ako yung katim nun eh. IAP, no? Ni-stand din lang namin muna sa X kasi walang mid eh. Walang mid. Abangan nila kung sino mid laner ng X sa susunod. Kago yung carry namin, alakas lo. Sino yun? Sino carry nyo? Tampangan mo na lang. Kabitayin nyo lang, kabitayin nyo lang malahat. Nakakita ko si ano ha, si Joby, lumalaro sa inyo ha, nakaraan ha. Hindi, pinalaro ko lang kasi wala kami magawa eh. Okay. Kasi nag-stand din yung iba eh, tsaka hindi pwede. Ang hirap kasi, ang hirap lang maglaro kasi online. Online, yeah. No? Oo. Oh. Void Spirit, eh. Yan na. Nangyari na nga yung gusto mo, lo. Oo, gusto ko yan. Void Spirit. Okay. Ang ganda naman eh, kasi Queen of Pain Ember kalaban eh, para may pang-catch, di ba? Mm. Matic alam eh, yung spur skill, tapos na dote eh. At saka yan yung mga hero ang sarap blade mail na eh, yung Queen of Pain Ember. Uy, Ancient Apparition naman. Hmm. Bakit? Bakit nga rin? Napaisip din ako kung bakit. Papatay lang sila sa malayo, ganun? Baka prepared na sila. Oo ko. Follow baka nilisip nila mag-alke? Baka nilisip nila mag-alke? O morph? The counter lang? Alke or no, morph? Pwede, pwede. May ESA, di ba? Mm-hmm. Like. Pero lahi ka na, yun ah. Ayun siya. Papa. A-up ka rito pa ganyan. Ice cream ang lakas. Papa ka dito, papa. Ice cream. Nakakita ni Raven, uy, ice cream. Diyos ko, patay siya rito, lahi ka. Yan yung mga hero, no? Pag ano, yung... Ito eh, Shit Operation, Rubik, mga ganyan. Diyos ko po. Hindi, kapag ka may ganyan, at least may pwede ka pa naman gawin kapag ka-apak eh. Yung doon ka talaga sa likod ng mga second tao eh. Oo. Pwede ka na sa kasama sa ulti na lang. May Void Spirit pa naman, no? Void Spirit tayo ka. Mag-apak. Hindi, baka nga siguro na pressure sila, baka ma-morplingan sila o Alke. Kasi may ES eh, no? Diyos ko po. Medyo nag-backfire lang yung pagiging one step ahead nila. Yun lang siguro yung tingin. Kiplo, ito may tanong pala ako sa'yo. Napapaisip kasi ako ng mga nakakaraan eh. Sa tingin mo ba, si Abed, kailangan lumaro muna rito sa C? Tama na yung ginagawa niya sa scenario niya. May na-achieve naman siya. Hindi, I mean, di ba kasi sa sitwasyon ngayon, hindi siya makalaro sa EG. Katulad nila, kunyari, Ramses, ayan. Di ba sa tingin dapat eh, parang... mag-region lock muna yung mga player. Lumaro muna sa ibang team or gumawa sila ng team dito kasi feeling ko tatagal 'to eh. Hindi siya ganto, yung ano, hindi siya yung maayos. Ito isipin mo, kung ikaw yung EG, papakawalan mo si Abed. Hindi, syempre.
Oh, yun. Ganun. Pero, kumbaga, kung ako naman sa EG, gagawin ko, mag-EG si ako. May isa pa akong EG na si... Team, no? Pwede. Pwede, di ba? Ano na yun eh? American brand na talaga. Brand na yun eh, no? Yun lang eh. Kasi, isipin mo, sayang, eh, sila abid talaga. Okay lang yun. Binabayaran yun nang hindi lumalaro, di ba? Oo. Oo. Pero isipin mo lang din, parang ang sarap na... makita ulit si Abed na magkaroon ng team dito, no? Oo. 10 seconds remaining. Diba? Tulad doon, si Ramses, oh, pwede rin naman nalaro sa EG. Gano'n lang muna yung lumaro siya sa ibang region, yung ano niya, diba? Yes. Sa EU. Ay, hindi. Kahit kasi gano'n na nga lang, malay mo, siyempre may contract yun. Hindi, kumbaga, siyempre, unawain naman nung team. Ay, oo nga, di naman namin mapakinabangan. Oh. Sige, laro ka muna sa iba. Pero siyempre, pag ganun na, laro ka rin sa amin. Pag okay na lahat, balik ka na sa EG. Ganun lang. Pero masaya na yata sa MMR. Kasalanan talaga ng COVID yun. Yun na lang isipin natin. Oo. Mm-hmm. Nako, yan pa. May BM pa. Talaga naman, apa. Food trip ang nangyari, guys. Ice cream. Alam mo na ending na. Dude! RIP, unahan natin. Diyos ko po. Pero tingnan naman natin, last pick ng Signal Ultra. Pag ganito kasing lineup, alam mo, may taking time bomb tong Geek Fam eh. Diba? Pag nag-late game naman, parang goods din naman yung lineup dito ng Signal Ultra. Ano ba mga pwede? PL, TB? Mga light game eh na. Ay, Underlord. Carry Ember. Carry Ember sila. Hindi, kasi ka magpupush ka lang. Hindi, si Abad nan. Si Abad yata mag-mid. Queen of Pain. Mid Queen of Pain yata si Abad. Nagalit ta. Ako na mag-mid, ikaw na mag-carry. Oo, basit ba naisip niya, Abad? Total, ako naman nasa bootcamp, ako mag-mid. Oo. Ikaw na mag-carry dyan. Doon ka na muna, mag-farm ka muna. Tingnan natin kung epekto to, ha? Hindi, para siguro lumakas yung ano. Pag iniisip mo, ha? Mm-mm. Hindi, parang inano nila rito, kailangan nila dumipense eh. Ito, Underlord, fair skill lang. Alam mo ng goods na yun eh. Against the mga Lycan, Beastmaster, di ba? Kaya yung Atrophy aura niya, malaking impact niyan para sa game. Mm-hmm. O kaya, mag-stand din daw si Abed. Pwede, di ba? Wala naman eh. Wala naman siyang ganang tip eh. Di ba siya makakalaro ng USA? Eh, hindi mo nga kasi alam yung hindi nga natin alam kung ano yung nasa contract. Oo, depende kayo siguro sa usapan nila ng EG yun. Oo. Baka pwede naman lumaro muna ako sa iba habang wala pa tayo. Depende yan sa kanila. Sana lang, pero, malay nyo. Si Abed kasi yun, hindi nabubulok. Eh. Nag-11 kayo nga. Oo, nag-11 kayo nga. Eh, kaya nga yun ang iniisip ko naman. Eh, hindi, na, hindi naman yan yung player na porket walang team eh. Hindi na, ano, hindi na magdodota. Eh, Dota is life din yan, di ba? Wala nang ginagawa, wala nang natutupag yan. Di naman, di naman ma-chicks yan si Abed. Well, di rin ma-chicks yan. Ay, depende. Oh, by chance si Abed. Netflix lang, no? Netflix Dota. No, oh, Netflix Dota lang ang ginagawa niyan. Yeah, pero tingnan natin to, alo. Malay natin, Abed is the shit. Tingnan natin. Napakyup eh. Nailabas yung Queen ni Abad eh. Mm-hmm. Ngayon ko lang nakita to ah. Pero ngayon ko lang nakita to. Sa totoo lang. Ay, cool lang. Okay, guys. So, pakilala muna natin dito para sa side ng Radiant Geek Fam. Ito si Kuku yung gagamit dito ng... Beastmaster, Carl Santino, Void Spirit, then White Moon, Leech, Raven, Lycan, Sephir, Earthshaker. Sa side naman tayo ng Signal, guys. Ember Spirit si James C, Clockwork si Ares, Abad sa Queen of Pain, Apparition si Grimms, and si Ban sa Underlord. Yun. And carry Queen of Pain nga po sila rito. Side lane, Queen of Pain, alam ko na. Sabi ni Abad siguro dito, lagi akong lugi sa hero. For the first time, pwede ba? Ayoko malugi sa hero kahit Queen of Pain na lang ako carry.
Eh, mahirap nga talaga mag-BM niya kung kuno pa yung AA ka lane mo, no? Mm-hmm. Hindi, pero siguro baka naisip nila, ilabanan na lang din ng, ano, labanan na lang ng early pacing din tong Geekbomb. Kasi more on push type to, alam na natin to, di ba? BM Lycan, alam mo na yung trip niyang gawin, eh. Mm-hmm. So, kaya nag-last week Underlord pa sila. Mahirap naman talaga mag-push pag may Underlord, alam naman natin lahat yan. Kuya ni kay istorbo eh, may daming pinapagawa eh. The battle begins. Mamaya. Ngayon na, yung sinasabi mo, Lob, lina-block na ni Coco. Ay, ni Sephir. Oo, oh, ganyan lang yan. Dalawang block lang para ano, para lamang sa si Coco. Tapos aalis na siya. Tutulungan niya na yung gitna. Matik yan. Ganyan lang kanilang strategy. Nakasama ko kasi si Coco magkasi. Sinasabi niya yan eh. Eh, di alam na namin gagawin nyo ngayon. Yan din kasi maganda sa Dota eh. Isipin mo kahit paulit-ulit yung ginagawa ng tao. Nakaka-interview. Dami kasing senaryo dito sa Dota eh. Kaya sobrang ganda ng laro ko eh. Ganon din sa kabila, oh. Si Eris din, nagkaganon din. Oo, oh, yung ano, clockwork maganda, din, oo. Oh. Maganda matchup, maganda matchup, lo. Match na match. Ito naman, clockwork kag naman po. Pero naisip ni Raven yun, ha? Ang layo nag-block ni Raven. Sa second tower pa lang, nag-block na siya. Kaso, aangat yan. Awit nga yan. Laikan ka, kalain mo yung Underlord. Iyak ka sa lasitan dito, lo. Masakit nga yan. Pero tatlo sila sa top. Tatlo sa top yung ano. Kasi... Nako po, mukhang ito niyang kinakatakutan ni Grims. Mukhang mangyayari, lo. Napipil ko naman, nihintayin niya na kung ano yung i-skill ni Abat. Ay, blink yung i-skill, okay si Grims na lang. At the end of the day, yun oh, oh, matik may isa mamamatay eh, oh. Si Abat, nakaligtas naman kasi blink yung kanya nilagyan, di ba? Nakita ko na eh, nakita ko yung Lich, alam ko na yung mangyayari eh. Matik eh. Yun din masarap pagka nanonood ka lang eh, no? Oo. Pag ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun, alam mo na eh. Kaya ikaw na Matik, alam mo na yung magiging ano mo eh. Magiging buhay mo rito eh. Nako po, niluran pa sila. Yan yung nakakainis pag ES eh. O yan, okay, no? Bibigyan ng solo XP si ES. Wala pang isang batch ng XP yung si Abat. Awit yan, lo. Wasak nga pa yun. Sa bottom, Raven naman, nakapag-lane lang maayos. Perfect last hit na naman yata siya rin eh. 12 oh. CS Lord. Ayun pa si Ban, delikado pa dito. May deny pa eh, nakakainis, may deny pa eh. May deny pa, no? Sinasabayan pa yun. Uy, shoutout kay Bruce dito, nagpapawala ng stars. Bruce Rivera, marami salamat. Pero eto na. Si Sephir, naparotate na sa gitna. Jamesy, pagbaba doon sa Slide of Peace, na remnant po siya dyan. And, delegado rito si Jamesy. Hahabulin. Pabuta na third skill, lo. Uy, para sila nag-solve. Ayun na, third skill. May fissure in 5 seconds. Dugo yan. Uy, nahuli! Sakto! Grabe si Carl Santino! Matawag doon yun, Ether Remnant. Oo, malupit. Malupit. Isang beses ko pa lang ata nagagamit tong hero na to. Malupit nga yun. Grabe, pero tira mo si Coco, binubuli yung dalawa, pre. Binubuli niya lang. Yan yung gustong-gusto niyan. Yan ang gustong-gusto niyan. Nakapit na yan, lo. Yan ang gustong-gusto niyan, yung nambubuli sa lane. Mas okay na yun, di ba? Kung pwede ba yun? Pwede ba yun mag-bet ka sa sarili mo? Oo, pwede yun. Oo, pwede naman pala yun eh, oo. Eh, kung talagang ano ko eh, desidido ka manalo eh, di ba? Goods naman yun. Masama yung bet mo yung kalaban, di ba? Masama talaga doon yung bet mo kalaban. Eh, doon talaga yung, yun ang throw, no? Oo, yung binetan mo yung sarili mo, confident. Parang ano lang yun eh, parang money game lang yun, parang pustahan eh, no? Pag binetan mo yung sarili mo. Carl Santino. Pero bawal, hindi sila daw nag-bet eh. Tinanong ko rin siya nun eh, hindi daw sila nag-bet. Usually naman, dapat ganun eh. Ano lang siya? Flip-flip na lang si Coco. Para ano na naman laning ng Geek Farm? Lakas nila mag-lane eh. Si Raven, perfect niya na yung lane, no? Oo.
Ba't hindi pa dyan? May atrophy aura pa yan, ha? Alala ko tuloy tayo na nag-in-between tayo, lo, eh. Oo. Siguro, munti ka na, no? Pinagpapawisan eh. Pinagpapawisan 35K eh. Yung kung nagkataon. Nag-in-between kasi kami, guys. Parang tatlong round yata, no? Si Kuku. Ang mga ano niya, mga baraha niya. Ace King, no? Tapos bigla mag-ace pa or kaya mag-king. Tapos Queen 2. Tapos mag-king pa. Mga ganun. Sobrang malas. Sobrang salam. Oo. All in for all in, eh. Napapaisip na siya, eh. Napautang na nga bigla, eh. Pero yan, si Ban. Patay yata to. Si Sepir, nablock na yung sarili, Crips. Ay! Diyos ko po. Aray ko, Pes. Grabe naman to si Raven mag-lane. Tangin na, paano niya pag tinatalo sa lane yung ganyan. Oh, pero si ano, ha? Eris, ha? Patay si Eris dito. Patay yata si Eris dyan. Sabi siya ni White Moon. Sabi na, eh. Ayun, may Cogs. Ayun, si Sepir sa may top lane naman, ha? Matay. So 3-1 score natin, guys. Pero Geek Fam looking good sa kanilang mga laning. Ban ang newbie. Ganun talaga eh, may mga pagkakamaling ginawa sila eh. Dapat nga dati pa yung iba diyan eh, marami na eh. Nilabas kasi nila lo eh. Mm. Sabas nga, merong pero dapat hindi ilabas. Nilabas kasi nila. Eh nilabas, sabas kasi nga bawal ilabas. Sabas talaga may patas. Pero pag nag-comply ka, inayos mo yung bus, yung batas sa bus nyo, pwede mo na palang ilabas. No, try lane na naman yung pinanalo ng Geek Fam. Oo, tatlo na naman. Eh, yun ang alam mo na sa Dota eh, pag tatlong lane yung pinanalo sa inyo eh. Diba si Queen of Pain, nagbote pa siya, bot? Ano to, bote crow? Wala siya makakuha rito ng ano. Laman yung bote niya, patay rito si James sa gitna, nagagalawan. Ayun, nakakuha naman ng kill ito si Grims. Lakas ng third skill na yun, ha. Hindi si Aris, tamatay pa siya. Hinabol pa sila rito ni Aray! Raven! Patay si Raven dun. Oh! Patay si Raven dun, gagi nakuha yung Necron at double kill pa. Wow! What the... Napaho! Timing is everything. Oo, 6 minutes by Necro. Ikaw ba naman, no? Makapaisip ka ng ganun. Nakulong siya eh, nakag siya tapos merong Firestorm eh. Kaso dumating yung Necro, yung naiba yung target alaga ng battery. Oo, gani, grabe. Grabe yung perfect scenario ginawa ng signal para sa sarili nila. Grabe yung Dota, sarap mag-Dota, gagi. Sarap. Grabe. Perfect game to para kay Raven, no? Sobrang sarap ng last hit. Dino, wala pa nga siyang agad support doon sa may bottom, eh. Talagang nakikinikinita ako na yung future ni Tugs dito. Oh? Dino, si Raven, no, nagka-farm naman ngayon dito sa may jungle. Ako, 7 minutes, 3-8 yung net worth. Grabe. Walang nga naman mag-dota to si Raven. Dobet. Kahit pagkalok na ng sabon to si Raven, may bibili, eh. Grabe si Raven dito. Feeling ko makagawa na ako ng team, kukunin ko si Raven, eh. Right. Payaman muna tayo, lo. Oh, payaman muna tayo, mga million-million na ano dyan, eh. Oo. Oh, kukuha ko pala ng team na, tapos panty 3-2-2 mo lang para maban. Malupit din yung mga oy, Chinese no, talaga, eh, no? Ayan, nagagam si Goku rito. Siya naman yung natatluhan. Yan, mamamatay po siya dyan. Pinabait niya yan, galing din ang gusto ng gawin ni Goku, eh. Gusto niyang patayin yung Queen of Pain, eh. Kasi nakadominasyon. Yan, tapos Jamesy. Aray ko, best. Pinadota. Dota God, Carl Santino. Nga lang. Ay, ito si ano, Grims. Otokil yata ito, ah. Hindi. Nailang siya sila, nakita nila. 6 seconds. Abangan nila yung 6 seconds na, ano, na fissure. Yan na. Ay, pumapasok, oh. Sayang, hindi si Tutsu nasampulan. May Arcane, eh. Nakita ko na Arcane. Ayun na. Gumigiba na sa may bottom si Raven. Malupit. Going Domi rin mo, ito yung tinatawag natin, ano? Bible study gang. Oo. Paano mag-Domi din si Kuku dito? Ah, Necro? Ah, Domi na si Kuku, eh.
Ayaw naka-domino eh. Baka mag-necro rin pala. Oh, mag-necro din yan. Paramihan ng ano, ng alaga ngayon yan. Wala pa naman pang spam talaga, maliban kay... Pero ayun, namatay si James sa may gitna, solo kill, pero Sephir naman doon on sa top lane. Yung magiging kapalit. Pero, Carl Santino, grabe naman. Pinatay si James mag-isa sa gitna. Level 6 lo. Ang level si... Ember 6, oh. Ember, na level 6 yung Carl Santino, almost level 9, guys. Dota agad din kasi itong mga to eh. Oo, Dota agad. Raven plus Santino. Ngayon na, nagpapakita ang gilas itong ano, Geekpam. Sana magkaroon na ng tournament sila, ano? Itong ano, yung kasama yung... Di ba nga, yung huli, major sila, tapos pinawi? Oo. ESL, o ESL, ano yun? Majors ba yun? Ah, The Summit, no? The Summit. Oo, oh, The Summit, The Summit. Hindi, ano? ESL1. ESL1? Oo. Ah, ESL1 LA. Yun yung pinag-alala lang sila isang araw, tapos pinag-win. Sa bagay, kaysa yung nangyari sa Android doon. Ang balita ko sa Android, pagpunta doon, yung kakalapad mo palang pinabalik agad eh. Sulit talaga yung 40 hours. Sulit nga. Chupit. Chupit doon. Parang matagal pa yata yung ano mo doon ah. Permission rin talaga yung COVID, no? Talaga doon mo. Oh, permission, no? Pero isipin mo rin, Venus din yung Adroid. Ay, hindi rin Venus yung Adroid doon eh. Kasi hindi rin natuloy kagad eh. Kasi si Boombox, di ba wala si Boombox doon? Pinento ata sa kay Jeff eh. Pinento ay Fox, di ba? Oh. Pinapagdating ko nila doon pinawin agad. 4 hours flight. Sakit nga, sapit na na. Ay, Diyos ko. At sobrang na-dominate na tong early ng ano. Yung pambawi nilang si James, sobrang gap eh. Oo. Ang hirap. Wala nang chance yata to eh guys eh. Ano eh. Alam nyo yung lineup ng Geekpom na pag sa early kumonekta, babasagin na yung mga tori nyo, dire-diretso, basag sa gitna, may nagkaganap. Nauli pa si Abat. Si Abat, napa-blink out naman siya dyan. Aso, medyo aso. Ay, naku po. Ay, wala na, nahinto na si Abat. Alam nyo na eh. Alam nyo na eh, nahinto na si Abat. And then si Grimms naman, ice cream, boom! Dinilaan lang po ng mga aso. Double kill para dito ay Raven. Next target, eto naman si James C. Stan. Uy, dito mama yung Stan. Sayang. Nakita mo yun, nakita mo na yun, lo. Ayun yung mangyayari talaga kay Apa. Oo. Apa talaga, naging ice cream siya dito, guys. Hindi pa inabol ng Diluvio yun. Ang hirap ibawi ng drop nila. Ember Queen of Pain na nag-up. Ayun eh. Nangyari yung perfect recipe for the disaster sa kanya eh. Yung early advantage nila, no? Nasayang. Mm-hmm. Sinolo kill ni White Moon si Abad, sabi. Wala. Ganun talaga. Hindi sobrang... Siguro kung nanalo si James sa lane, baka iba yung story eh. Kaso alam ko kasi yung Void Spirit versus Ember, parang sobrang match lang yun eh. Kaso nagagang kasi siya, no? Nagagang nga pala siya ng ES. Doon siguro siya nahihirapan sobra. Pag nagka-dagger pa yung ES dito, nako po, good luck, Abad. Ayan pa naman yung favorite Echo ni Earthshaker, no? Yung mga gantong hero, Queen of Pain, Pac, Ember. Eh, pag nalugi, wala na, di ba? Hmm. Di na kabawi. Sobrang dami nila mga catch eh. Hmm. Going deso pa naman dito si... Ah, nagro-rush lo. Nagro-rush. Ah, tingnan natin. Easy rush na kagad. Dire-direcho. Ang padagger na nga talaga yun yung is. Lo! Lo. Ah. Tingnan mo yung network ni Raven. 13 minutes necro 3 domi. Dota 1. Ganun nakikita ko dati ganito Beastmaster mid dash Dota 1. Uy, naku. Ay, nagpa-disconnect pa rito si Raven. Eh, yung wala pa kayong pampatay sa kanya, ba't ganun na yung item niya eh?
Bagay, nagkamali kasi talaga. Nangyari nga talaga. Yung kanina, yung double kill talaga ni Raven doon, grabe. Sobrang laking impact para sa kanya. Kasi kung namatay siya doon, at least medyo titigil yung ano niya eh. Na-delay, hindi. Imbis nga na namatay, nga eh. Naging double kill pa nga eh. Sabi ko ako. Nadagdagan pa bigla eh. Naging network ni Alkit eh, na free farm. Grabe oh. 8K? Almost 8K? Isang item lamang niya rito. Aray ko, bes. Mukhang inaabot. Mukhang inaabot talaga. Medyo mag-chill out talaga sila dito. Hindi ko alam kung paano ano, kung paano mananalo sa Clash yung signal. Hindi rin Clash oriented yung hero nila eh. Pang-depend lang yung hero nila. Wala kang comeback eh, ang hirap eh. Buti sana kung hard carry talaga si Abbott dito, kaso Queen of Pain eh. Hindi, yun nga yung masama eh. Yung Queen of Pain niya, isipin mo paano, sino papatay ni Queen of Pain dun sa game glitch? Parang yun lang. Eh, kung ako to si Wildmon, pag ako yung inepep ng inepep ni Lich, tontuwa pa ako dun. Ni Queen of Pain, tontuwa pa ako dun. Paano makabawi ang signal? Feeling ko ito pag na-DC si Raven 4v5. Oo, oh, yun. Pag yan ang pinaka-ano. Hindi naman ang possible yan. Kasi diba, nangyari na yan eh. Oo. Oh, yung may bawi pa pala, no? Yun ang bawi. 4v5. Isipin nyo naman 13 minutes. Level 12, Lycan. Parang namang naglolokohan tayo rito, diba? Tapos... item, kita nyo, item. Yung apa, parang dilaan lang to ng tiki-tiki siyang normal lang ata nung alaga ng Raven eh. 700 buhay. Isang click. Kunyari, kung katapin niyo yung like, isang click. Isang click lang, no. Brownout si Raven daw. Yun. May bagyo kasi. Naku po, ayan. Yan tama, ayan. Sino nagsabi sa'yo? Hindi, dito sa may chat. Chat, ah. Pag nawala ng signal si Raven, yun medyo may chance pa. Siyempre, mahirap pa rin maglaro ng papilotin mo isa laban mo, pro. Eh, pinilot nga. Pinilot yung Lycan, sabay dire-diretso. Sobrang yaman yun. Kahit 20 minutes po, kahit mga 10 minutes mo bumalik to si Raven, may yaman pa rin to eh. Grabe rin kasi yung improvement ng Dota eh. Yung mechanics ng pera, yung distribution. Bumaba ni. Hindi, tumaas ka mo. Dati diba, yung I mean yung ano, parang yung comeback, mahirap yung pag may streak, bumaba na, di ba? Pinababa lang, pero mataas nga, mataas pa rin yung mechanics. I-compare mo naman ng Dota 1, yung network mong yan, network na ng mayaman ng 20 minutes yun eh. Yung mga starting din ng Dota 2, network na ng mayaman yan na 20 minutes. Nag-i-improve talaga kaya kaya hanggang ngayon hindi pa rin nakaboring na rin yung Dota. Nako, padeso na pala rin si Carlo. Mukhang na-brown out nga, mukhang inatake. Mukhang inatake to. May send lang ako saglit. Kuya, dami pinapagawa eh. Kukorek sir, tapos Lycan, mababaliw yung necro dyan. Mababaliw? Sa micro. Micro pala, necro tuloy. Pero yun naman talaga item. Dati pa eh. Dati pa item ni BM yun eh. Hindi, siguro baka mag-ano yan. Pagka mag-bloods kasi si Kuko, nakita ko yun. Siyempre, pipe yan. Kailangan pa rin naman nila ng pipe. Para pati yung mga pets na papipe. Bawal gumalaw. NG the Raw Throne. Yan yung mga classic na sinasabi ng mga Pinoy eh. Tama, tapos magde-dep. Dun-dun-dun! Uso-uso sa pub game yan eh, yung scam. Pagka-dep, sabay tatrash to, pa kayo eh, kakaasar eh. Matindi pa doon, papatagalin lang talaga, nang-aasar lang, no? Oo. Mm-mm. Sinasayang yung oras nyo talaga.
Hindi, yun nga lang yung masama sa Dota. Siyempre, kasi yung mga makakampi mo sa pub, imbis na nag-i-improve, bumababa eh. Ang dami kasing nagpa-pilot service eh. Oo. So, sobrang dami nagka-pilot, lahat nasa Immortal na eh. Mm. May nakakampi ako eh, 8K yung rank. 8K yung MMR, 8-2 ata. Oo. Ayun, 0-6-0-6-0, yun yung score. Grabe. 8K ba yun? Hindi. Pilot yun. Ay, ano yun? Yung buyer yun, no? Oo, gagi. Inis na inis ako. Na-stress ako after, no? Yung iba kasi, siyempre, yan eh. Yung mga ano pa yun, bida pa yun. Bida, siyempre, siya yung mataas sa MMR, di ba? Mag-mid. Nako po, eh, pag mid, tapos biglang di naman pala, ano, bugbog talaga yun. Wasak. Wasak sa ulo. May nagtatanong kung paano yung mangyayari eh. Kapag kaya, nag, ano ata, kasi di ba may take 10 minutes na rules ang post. Pag nag 10 minutes yan, syempre kung ako yung signal, hindi ako papayag na ipahiram ko yung 10 minutes ko dun sa kabilang team, di ba? Mm-hmm. So, yun, kire-resume na lang. Kire-resume na lang nila. Kung ako yung gig pam, lalaroin ko yan. Bakit hindi? Oh, 4v5. 4v5, yaman ang like, ano? Ganun din naman yan eh. Shapeshift mo lang yan, i-click mo lang sa APA, okay na eh. Malaking tulong na yan, no? Tsaka may leech naman sila eh. Pilot na lang ni Whitemon. Huwag na siya mag-chain toss. Mas malaki pa naman ano nun eh. Oo, oh, okay. Mas malaki pa naman silbi nun kesa kay Whitemon, siyempre. Matik. Pwede, pwede nilang ituloy na 4v5 to. Yun na lang yung pinakamaganda option nila. 14-10. Yaman eh, gagi. Kaya nang mag-straight niyan eh. Isang clash pa, kaya nang bumasag ng mid nito eh. Oo. May Russian sila, di ba? May AG sila. Hmm. Naka-curl yung Aegis eh. Oo. Pwede. Wala naman kasi talagang papatay dyan. Ano eh, tingnan mo yung buhay. 2,000. Sino papatay sa nila? Hindi pa naka-safe ship yet. Wala pa naman masyado talagang spam tong ano. Mm-hmm. Kaya matagal-tagal pa yata ito, guys. Baka meron na kayong ano dyan, balita dyan kung ano nangyari ha. Wag lang si Coco yung magma-micro. Siyempre, ang dami nun. Taranta na talaga fight ni Coco nun. BM ka, tapos may ma-micro yung kalaykan. Game 2 pa lang to, mga boss. Game 2. Mm-mm. Yan, game 1, panalo geek pa mi. Nangyari? Ano nangyari na kay Raven? Mukhang ano to ah? Mukhang resume gaming na nga tulo. I can see pwede, it. Pwede, oh, signal. Ikaw na nga, ikaw, sila nga, natalo ng ano eh, di ba? Nag-brown out daw. Ano yun? Tawag dito. Anong magandang word doon? DM ko nga si ano, Coco, kung ano nangyari. Tanong natin. Bahay-bahay sila eh, no? Hmm. That was perfect. That was perfect. You hurt the ones you love. Watch your step. It's 6 feet down. Bawal gumalaw. Oh, bawal gumalaw. Ano, naloko na to. Ang resume nga to. I can feel it. Resume yan? Oo. Oh, mataas yung probability kasi nga malakas yung ulan. Yung brownout potential o kaya yung internet potential mo mawawala. Huwag lang dito sa bootcamp pangyayari yung lo. Sigawan tundo namin dito. Oo nga, no? Eh, usoy kandisa talaga yun. Wala pa atang ano. Mahirap pa ata at walang ano, walang malapit ng computer shop dyan. Hmm. Wala pa, hindi pa nagagawa yung generator, wala pa yung linya. Alam ko may generator na pero wala pa yung linya. Sa totoo lang, okay lang naman mawala ng internet eh, basta may kuryente. Hmm. Nangyari dito? Hmm?
Wala pa, guys. Wala pa, guys. Close pa. TY Signal, sabi. I love Signal. TY Signal. 10 minutes mahigit na eh. 11 minutes na ata na-apos. Waiting lang tayo eh. Ayan! Nag-reconnect! Nag-reconnect! Okay na. Enthroned out throne. Nagising na si Raven, guys. Okay na. Wasalap yun mo si Goku. Ito na, nag-start na tayo mga sir eh. Bakbaka na ulit. Uy, Abat with a blink out. And mahuli, Abat. Uy, nakapag-blink out again. Buenas. Nalugi kasi sa lane doon si Abat eh. Hindi ako fan nitong pinopay na hindi nakakapaglagay ng poison eh. Oo. Oh. Diba? Ibig sabihin walang ginawa sa lane. Ibig sabihin hindi ka naka-harass man lang. Brownout kina Raven. Eh wala na, ito na. Goods na ulit. Rock na ito. Baka pinapilot na to. Di siguro. Tingnan natin pag nag-iba galaw. Bagay. Oo. May point ka doon. Pag nagbagalaw, pwede naman yan. O kaya, magpo-pause muna ulit. Papalit muna ng hotkey. Wala eh, hindi naman nag-pause eh. Kaso nakakawala ng momentum yan, no? Yung mga ganyan. Hindi nyo mo na alam bigla kung nasa na ba kami. Ano na nga ba? Plano namin? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Ayan, mahuli pa yata siya. Ay, na-pause! Na-pause! Sakto! Aray ko, sakit. Kaso makatakas sa tayo no eh. Kung makakapag-react siya kagad na ultimate. O di, basta maklik niya yung shapeshift eh. Wala namang pang-disable yung ano eh. Oh, wala pang-disable. Cooldown pa yung ano, chains. Cooldown yung chains ng Ember. Mukhang napaganda pa. Napaganda pa nga ata. That was perfect oh. That was perfect gagi. Gagi, pag nakita nung Raven yan, ulti necro, summon wolf, nako po, mamatay po. Oo, baka sila pa yung lumaban. Ay, papunta na rin siyang ano, paakit yan, syempre, nakita na yan eh. Kaya niyang i-1v4 to eh. Oh, wala rin skill yung Ember, cooldown yung flame guard. Yung 1v4 sila niyan, gagi. 1v4 nga sila, pa-atras yata sila rito. Kailangan nila umatras dito. Tignan mo yung item ng ano, tignan mo yung item ng signal, kaya iwan before eh. Oo, kukonti eh. So wala silang ano, disable talaga ano. Oo. Makakapag-assist eh. Yung like, eh nasaan yung ano, yung alpha? Yung alpha ang ano dyan eh. Ayun ako po, nasa likod. Ice cream, nasa likod yung ice cream. Lalabas, na-reveal na sila eh. Tingnan mo yung pwesto ni Clockwork, naharangan pa ng ice cream. Oo. So wala talaga sila pang pigil eh. Mag-ulti lang. Kailangan ma-hook nung Clockwork eh. Tapos mapasok sa Kags. Parang talaga wala na kawala. Ang dami yun yan, Lom. Basag agad din yung Kags. Wala talagang may mamatay, feeling ko. Kaya silang i-1v4. Wala, mukhang ano to. Tingnan natin, ano mangyayari? Bawal ba pilot? Bawal po, siyempre. Siyempre. Alam ba natin pilot? Alam ba natin pilot? Yun yung ano dun eh. Oo, yun lang. Malalaman nyo bang pilot o hindi. Wag lang siguro si Kuya Nick maglalaro niyan. Medyo maubis natin yun, ulo. Oo. May galaw din kasi yun eh. Alam nyo naman eh. Yan, tama yung comment ni Tropa, eh, no? Photo taken before disaster. Mukhang eto na yun, lo. Si, ano, si AA? Si AA. Oo. Tagasan po si Polo? Ano? Ano ba siya? Marikina ba? Parang anti-polo yata.
Ewan ko. Ewan ko. Marikina ata, Marikina. Alam ko, Marikina ata. Signal is showing this tournament na fair play din mga Pinoy. Yung iba kasi nagre-resume. Hindi, binigay, ibibigay nila yung ano yung... Oo, oh, pero after nun, syempre, after na ibigay, di ba? Oh, wala na, GG na. Ganon din naman yung MTNC yata, di ba? Binigay naman nila yung kanilang oras. O oh, after matapos ng kanilang oras, eh resume na talaga. No, wala na, no chance na yun. No hard feelings. Oo, oh, no hard feelings. Antipolo daw, antipolo. Hindi, ginuloko nyo ata ako eh. Oo, oh, parang antipolo nga. Markina, basta nandun din yun. Oo. Mm-hmm. Mhm. Matik my galaw. Ito na yun, lo eh. I-ready mo kaya lo yung ano. Yung you know I go get. Tingnan natin, mali mo mangyari. Mali mo mangyari yung disaster eh. Sige, sige. Magandang background music yun pagkatapos, no? Yun ay nakas mo kayong apo tapos inubos kayo. Dito na lang, sa may mic ko na lang para pipindutin ko na lang. Oo. Mm-mm. Tinig ko dito eh, may nagpatugtog eh. You know, I go get. Natin kung mangyayari. Kaso syempre DC eh, galing sa DC eh. Di ba? Mm-mm. Pwede mo bumak eh, pwede mo back in priority eh. Kaso pag lumaban talaga to, ubus to eh. Malapit naman si Carlo, you know? Smoky first date. Smell fresh, stay ready. May ads pa. Yon. Yeah, ready mo lang, ready mo. Kailangan ka, yung, chorus na eh. Oh, yung TikTok na, yung TikTok na ilagay mo. TikTok, ilagay TikTok. Mo. Yan. Yan. Tignan mo lang. Tignan natin pag na-resume. Tika lang. Saan ba umpisa na ito? Haba pala nung kanta na yun. Kaya ka, pag hinanap mo yung anong haba mo. Ano. Yan. Tignan ka. Yun yun na tayo, nahihingin mo ko. Yan. Yan. Wala. Anong sabi dito? Bagyong Ambo. Bagyong Santino. Bagyong Canton. Magbesi yan, magkakampitati yan eh. Uh-huh. Favorite support ni Tots yan eh, si Carl eh. Parang every second, ano to ah, DC si Raven talaga rito. Bawa malik na yung ano, yung kuryente. Tapos wala ka pang internet, no? Yun yung mga nangyayari. Madilim pa din sa Pandakan, malabo ata kuryente, sabi rito. Aba, tiga Pandakan talaga si Raven. Mm-hmm. Pwede ka naman lumabas, sabi. Oo, pwede naman siguro yan. Kahit si Kuya Nick na lang ipapilot. Boss, pa shout out naman dito. Isulan, Sultan Kudarat. Shout out sa inyo. Yan Sultan Kudarat ba? Hindi ba yan na ano? Safe ba dyan, Bes? Safe naman yata dyan. Di ba ako nakakapunta sa lugar na yan? Paano pag forfeit ito? Pasok pa rin kaya yung 2-1 sa Geek Pump or babalik-balik taya? Hindi nila yung forfeit yan. Itutuloy nila yun. Tutuloy yung... nila yan. Mm-hmm. Ipa-4v5 nila. He's coming. He's coming daw. Malapit na pala eh. Yun ang mga masarap makakapakinggan. He's coming. Malapit na ang pagtatapos. Tingnan natin kung legit talaga. Friend ko yun si Raven eh. Oh, nandiyan na ba? Naka-offline pa. Offline pa? Naku po, it's not coming. It's coming, bro. It's coming pala, it's coming. It's coming yun, bro. It's coming pala sila. Siyempre, di ba pag nag-online, makikita ako eh, wala. Oo. Oh.
Ako na kaya lumaro, nasabihin ko, ano ba? Naka-away! Lo, naka-away! Naka-away? Naku po. Oh. Ay, ito, reconnected na to. Yan o. Ah, baka na, gano'n lang, hindi lang siya nag-online sa Steam. Hindi niya in-online sa Steam. No, hindi niya na-online sa Steam. Okay na, guys, ito na. Nasa na ito. Ayun, ready mo lang. Ayun, ready mo lang, ha? Ay, ready mo lang, ready mo lang. Iyan mo, camera mo maayos, ha? G. Yan na. Hindi natin kung disaster. Disaster yan, ayun na. Ubus na si Larito. Patay si Apa. Boom! Sabi sa'yo yung ubus, guys. Ayun na, mirror. Sinolik wave si Raven. Pero patay si Bandito, mga sir. Uy, umeko, jumeko. Pero okay lang eh. GG, tinawag na, guys. Wala. Diba nangyari yung disaster? Disaster, sabi ng abe. Yung sila'y gumak, pero guys. Wala, napa-GG na yung sigla. Igalag, ano na yun, matik na. Matik na talaga yung GG yun. Napa-ano pa yun, napag-isipan pa ng signal. Oh, itinesting nila eh. Tingnan mo, tumabibig kayo nga pa. Sakto yung hookshot, diba? Oo. Tumabi nga eh. Tumabi na talaga yung confidence dun eh. Mm-mm. Pag talaga nag-asong ulo, alam mo na, guys. Alam nyo na yung susunod. Oh. Alam nyo na yung susunod na kabanata. Alam nyo na, i-post nyo yung clip na yun, guys. Sa may anong lupon, ha? Makikita ng iba kung gaano ko lupit yung scenario. Disaster. Ito yun yung photo talaga before disaster. Sakit nun, no? Guys, sa nangyayari ngayon, may bakbakan din yung OG. Ay, yung Nabi, saka ano? Saka Virtus Pro. Nagagana po ngayon yun. May ticket ba yun? Nabi 1-0 na raw yun. Okay, guys. So, mama, dito, lilipat nyo sa studio yung, ano natin, bakbaka na yun. So, grand finals na itong Geek Fam bukas yan. And then, Signal Ultra mag-aabang dun sa mananalo sa Neon and 496 Gaming. Ano nangyari dito sa game natin? Talagang disaster. Oo. Ako, mahirap pa naman yan. Sana tumigil yung Baguio para makapaglaro ng maayos yung mga Pinoy teams. Kasi halos puro Pinoy teams yan eh. 496 na tayo. Wala eh, siguro wala na rin inisip yung signal dito. Pair naman kami, lalaro naman kami. Nang ano, ipagbigay naman namin yung timeout namin sa kanila. Kaso nga lang, talagang wala na. Alam mo na talaga yung mangyayari doon, kahit ikaw makita mo yung... Siyempre, malamang napapost, eh. Ang tagal ng post, napaalta-balta pa yung GitHub na pagtingin sa network ni Raven, hopeless na. Oo, siyempre, titingin yan eh. Wala, ganun talaga. 9-0, Raven. Napakaganda na kanya performance. Nadisingalan siya rin. Kaya medyo tumagal pa. Pero 15 minutes and 30 seconds lang yung duration nung laro na yun. Sobrang bilis. So, tapos na kami dito mga sir. Kasama ko po si Kimo. Baka may shoutout siya, Kimo. Shoutout ko lang yung mga ano. Wash out na lang. Yan, wash out. Sana ma-wash out na yung ano ko, yung damit ko. Hindi pa nalalaban eh. Yan. Bumagyo eh. Bumagyo. Bumagyo. So, abangan nyo guys, bukas mayroon pa